Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na tutulong umano ang US Coast Guard sa mga gagawing resupply mission ng Philippine Coast Guard at Navy sa Ayungin Shoal sa hinaharap. At dahil ito sa ginawang agresibong pagharang ng mga Chinese sa BRP Malapascua noong manakaraang linggo. At ito pa mga utol, no? Maidagdag ko lamang, no? Ito ginagawa ngayon syempre hindi nalingid sa ating kaalaman na nandito talaga ang tropang yung US Navy, mga utol, para tulungan tayo. So ito'y mula sa inquirer.net, ha. Itong post na ito o report na ito. US warship cruises near China outpost in West Philippine Sea. So sa madalit sabi, iniikutan na talaga nila yung mga post ng Chinese Navy, ng China, dyan sa West Philippine Sea. Okay? So nandyan talaga ang tropang Amerikano, United States Navy, dyan sa West Philippine Sea, mga utol. Ayan, no? Manila, Philippines, a United States Navy guided missile destroyer cruise near a Chinese man-made military outpost in the West Philippine Sea on Monday, drawing condemnation from China, which described the warship's entry into the waters as an illegal intrusion. So sinasabi pa ng China, o sinabi nila ito sa media, na illegal daw di umano ang ginawang paglalayag ng US Navy dun sa kanilang teritoryo di umano. Eh hindi naman nila yung teritoryo. Unang-una mga utol, yung artificial island na ginawa nila ay mga bahura na pag-aari ng Pilipinas dyan sa Spratly Islands. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Etong next topic natin na featured video mga utol ay dahil sa pangyayari na nangyari nakaraan sa may West Philippine Sea, particular sa Ayungin Shoal, kung saan hinarang ng mga Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard at sa isa nilang deklarasyon na balak na nilang agawin o tanggalin ang Sierra Madre o yung BRP Sierra Madre na nakabalandra sa Ayungin Shoal mga utol. So eto po. Para hindi na tayo tumagal, US Navy at Coast Guard dumating na sa Ayungin. Mga Chinese, naglahong parang bulay. Yan ang ating alamin mula kay PHTV. Subscribe niya mga utol. Pakilike na rin ang kanyang video. Game na! Iniulat na dumating na umano ang mga barko ng Estados Unidos sa Ayungin Shoal upang tulungan ang Philippine Coast Guard sa ginagawa nitong resupply mission para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nag-deploy ang Estados Unidos na isang early bird class guided missile destroyer na USS Kidd at isang Coast Guard National Security Cutter Monroe sa Ayungin Shoal, at ang hakbang na ito ay ginawa matapos agresibong hinarang ng China Coast Guard ang BRP Malapascua noong manakarang linggo. Nung naalala ninyo mga utol, ginawa natin ang reaction video eh, no? Yung parang muntik na sila mag-collision o magbanggaan dahil hinarang ng China Coast Guard etong BRP Malapascua na naghahatid ng mga supply sa mga taong nakaistasyon dyan sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin. Okay? So yun po yung naging dahilan nito. Kaya pero patuloy naman talaga ang pagpapatrolya ng ating Philippine Coast Guard at ng US Navy dyan sa bahagi na yan ng West Philippine Sea. Nandiyan na talaga sila mga utol, ang tropang Amerikano. Okay? Tuloy na natin mga utol. Nangako ang Washington na patuloy silang magbibigay ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea upang maprotektahan ng bansa ang teritoryo nito. Agad namang nagpasalamat ang sandatahang lakas sa ibinigay na tulong at suporta ng Estados Unidos at sinabi na tatanawin nila ito bilang isang malaking utang na loob. Nangako din ang gobyerno na mas palalakasin pa ang kooperasyon nito sa Washington sa pamamagitan ng agarang pagpapatupad
ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Iniulat ito matapos sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. ng China ay sumang-ayon umano na talakayin ang mga fishing rights sa South China Sea, habang itinutulak niya ang pagkakaroon ng direktang communication line sa Beijing tungkol sa mga maritime issues sa nasabing karagatan. Pero kahit pa mga utol, no? Ayan, yun, nandiyan na naman tayo. Nauna na yung sinabi o pinahayag ni President Bongbong Marcos pagkabalik niya ng Pilipinas nung dumayo siya sa Beijing at nakipag-bilateral meeting kay President Xi Jinping ng China. At sabi niya, di ba? Sabi niya, mga utol, nagkasundo na sila na may open communication sila in between presidente ng Pilipinas at ng presidente ng China. Ngunit, tingin nyo ba, nagbago yung tensyon o nagbago yung pakikitungo ng Chinese Coast Guard o yung mga Chinese Navy na nandiyan sa West Philippine Sea, sa atin, sa Pilipinas? Parang wala naman nagbago, mga utol, eh. Di ba? Sa totoo lamang, ha, eto ha, lilinawin lamang natin. Sisimplihan natin, although hindi natin alam ang naging takbo ng usapan ni President Bongbong Marcos at President Xi Jinping. Pero malinaw na sinabi nga ni President Bongbong Marcos na okay na sila, nagkausap na sila tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Pero bakit hanggang ngayon eh hindi nila inaalis yung tropa nila dyan? At alam nyo ba mga utol, sa mga hindi nakakaalam na lang, diba, naka-istasyon yung mga Chinese Coast Guard na yan at Chinese Navy, Chinese Militia vessels sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Oh, paano nila masasabing tumutupad sila sa naitakdang usapan, mga utol? Eh lalo ngang nagwawalang yato mga Chekwa na to. Diba mga utol? O ano masasabi nyo dyan? Pakicomment na lang. Ituloy na natin to. Baka Ituloy na natin. Sinabi niya na sumang-ayon ang China na pag-usapan ang mga karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa South China Sea. At sinabihan niya ang Philippine Coast Guard at Department of Foreign Affairs na bumuo ng isang mapa para sa mga fishing grounds na kung saan ay ipapakita nila sa Beijing. Sinabi ng Pangulo ng pangkalahatang prioridad ay ang pangalagaan ang ating maritime territory. Hindi naman kaagad nakapagbigay ang embahada ng China sa Manila ng komento tungkol sa nasabing issue. Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard ng pagsasagawa ng mga agresibong taktika kasunod ng isang insidente na kung saan hinarang ng CCG Vessel 5201 ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayan mga utol, yan yung pangyayari na yan, no? Hinarang, napakalaki ng barko nila, yung BRP Malapascua natin, hinarang nila. Tapos, ang pinalalabas nila sa media, tayo pa mali. Ganon sila kasinungaling. Okay? Diba? Lumabas yung report ni si Buang Bin, diba? Naglabas na parang tayo pa mali. Kahit sa Japan, ginagawa nila yan. Niikutan nila yung bansa ng Japan, tapos sasabihin nila, nung naghanda ang Japan, sasabihin nila mali. Mag-act of aggression ang Japan sa laban sa kanila. Eh loko talaga eh, no? Ano na ano na o sa nakakaaning kumbaga mga utol. Kayo, alam ko kayo, buisit na rin sa mga ginagawang hakbang nitong mga Chekwa na to. Ano ba gusto nilang palabasin? Kasi unang-una, kayang-kaya nila tayo. Isa rin naman sa mga dahilan yan. Eh. Tsaka gusto talaga nilang masakop, maagaw ang Pilipinas. Kasi ito, tayo yung pinakamagandang pwesto o lokasyon dito sa Asia Pacific. Isa tayo sa pinakamaganda bukod sa Taiwan at sa Japan, di ba? O ngayon, hindi nila magawa-gawa dahil may backup tayo. Buong United States at ang NATO. O, bukod pa doon, meron pang European Union, mga utol, at napakarami nating kaalyadong mga bansa. Kaya rin, hanggang ganun lang sila, yung parang angas-angas, pandadarag lang ang ginagawa nila. Pero dapat na silang tumigil kasi hindi mauuwi talaga yan sa hindi maganda, mga utol. Ngayon ay nakakapagtimpi pa ang mga bansa. Paano pag hindi na? Paano pag nagkaroon talaga ng mabigatay, nagkaroon na ng parang sakitan, mga utol? May umatake na. Anong mangyayari dyan? Mag-uusap pa ba? Ano sa palagay nyo? Okay, tuloy na natin.
Hinimok naman ng Estados Unidos ang China na tigilan na ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga Philippine vessel sa West Philippine Sea. Tama habang naman. Sinabi ng Beijing na handa silang pag-usapan ang mga maritime issues sa mga bansang sangkot sa sigalot at binalaan nito ang Washington laban sa anumang panghihimasok. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea sa pamamagitan ng tinatawag nitong Nine Dash Line na kung saan ay umabot ng mahigit sa 1,500 kilometro mula sa mainland at lampas din sa mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na tutulong umano ang US Coast Guard sa mga gagawing resupply mission ng Philippine Coast Guard at Navy sa Ayungin Shoal sa hinaharap at dahil ito sa ginawang agresibong pagharang ng mga Chinese sa BRP Malapascua noong manakaraang linggo. At ito pa mga utol, no? Maidagdag ko lamang, no? Ito ginagawa ngayon siyempre hindi nalingid sa ating kaalaman na nandito talaga ang tropang yung US Navy, mga utol, para tulungan tayo. So ito'y mula sa inquirer.net, ha? Itong post na ito o report na ito. US warship cruises near China outpost in West Philippine Sea. So sa madalit sabi, iniikutan na talaga nila yung mga post ng Chinese Navy, ng China, dyan sa West Philippine Sea. Okay? So nandyan talaga ang tropang Amerikano, United States Navy, dyan sa West Philippine Sea, mga utol. Ayan, no? Manila, Philippines. A United States Navy guided missile destroyer cruise near a Chinese man-made military outpost in the West Philippine Sea on Monday, drawing condemnation from China, which described the warship's entry into the waters as an illegal intrusion. So sinasabi pa ng China, o sinabi nila ito sa media, na illegal daw di umano ang ginawang paglalayag ng US Navy dun sa kanilang teritoryo di umano. Eh hindi naman nila yung teritoryo. Unang-una mga utol, yung artificial island na ginawa nila ay mga bahura na pag-aari ng Pilipinas dyan sa Spratly Islands. Okay? Pero ayon sa US Navy, eto na mga utol, the USS Milius conducted a freedom of navigation operation within 12 nautical miles or 22 kilometers of Panganiban Mischief Reef, a Chinese military base located within the Philippine Exclusive Economic Zone, and upheld the rights, freedom, and lawful uses of the sea, according to the U.S. Navy 7th Fleet. Ibig sabihin po ay nasa tama yung ruta o yung ginawa ng U.S. Navy. Wala po silang nilalabag na kahit ano paman na sinasabi ng China. Dahil unang-una, meron silang basbas sa Pilipinas at nasa Philippine Exclusive Economic Zone yung kanilang ruta. O tapos, ang kinukuda ng China, illegal daw yung ginawa na yun ng US Navy. Mga walang yata talaga, di ba? Feeling talaga nila kanila eh. Yun talaga yung pinaglalaban ng mga unggoy na to, mga utol eh. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. At ituloy na natin to. Kaya gusto ko makakita yung ano nyo, yung gigil nyo. Gusto ko mabasa, natutuwa ako. Then anyway, tuloy na natin. Sinabi sa pahayag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kasama si Department of State Secretary Antony Blinken na hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa loob ng teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Nangako ang dalawang kalihim na magpapadala sila ng mga Coast Guard vessels sa Pilipinas upang magbigay ng proteksyon laban sa mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Dapat lang, di ba? Binigyang diin ng dalawang kalihim na makakaasa ang gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng Estados Unidos lalo na ngayon na inaprubahan ng bansa ang karagdagang military site para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Washington at Manila. Iniulat ito matapos manawagan ang Estados Unidos sa China na itigil na ang mga ginagawa nitong provokatibo
at peligrosong aksyon sa West Philippine Sea kasunod ng ginawang panggigipit ng Coast Guard nito laban sa mga barko ng Pilipinas. Binigyang diin ng Estados Unidos na maninindigan at susuportahan nila ang Pilipinas sa harap ng patuloy na ginagawang illegal na panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang pahayag ng US State Department noong manakarang araw na ibinahagi ng US Embassy sa Pilipinas, sinabi nito ng Washington ay patuloy na susubaybayan at imomonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Anyway, ititigil na natin hanggang doon lang muna mga utol, pero gusto ko lang kayong tanungin. Okay? Pero ano natin, one thing's for sure, no? Yung kaalyado nating United States of America ay tutulungan talaga tayo dito sa isyong kinakaharap natin sa West Philippine Sea, particular doon sa tensyon na ibinibigay sa atin ng China. Pero tatanungin ko kayo mga utol, gusto ko malaman ang inyong kasagutan dito, yung sarili ninyong opinion. Okay? Palagay nyo ba yung mga check one na yan, yung Chinese government na yan, ay madadaan pa sa pakiusap para umalis dyan sa ating mga teritoryo? Palagay nyo ba meron pang paraan na maayos na usapan para lumaya sila sa ating mga teritoryo? O wala na? Ano sa palagay nyo mga utol? Yun ang gusto ko malaman sa inyong tugon. Na ako, pakiramdam ko wala na. Iba na. Ibang approach na dapat. By force, I guess. Pero ayaw nga natin ng gera. So tayo magtatanggol lamang. That's it, mga utol. Pero syempre, ayaw nga natin ng gera. Baka lumala at mauwi sa digmaan at digmaang pandaigdig. Anyway, mga utol, kailangan kong inyong komento. Maraming salamat kay PHTV. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyong kakalimutan i-like ang video at mag-komento.